Hello guys, RD here from Gadget Extreme. Today mag-unboxing po ulit tayo ng panibagong phone mula sa Samsung. At ito po yung Samsung Galaxy A20. Nagkakaalaga po siya ng 9,990 sa mall. Almost 10,000 po siya. Tingnan natin yung first impression niya, saka yung quick specs po niya guys. Then let's start! Then buksan na po natin. Actually, nabuksan na namin siya pero hindi ko pa siya binubuksan din. Tatanggal lang yung seal niya. Tingnan natin yung package niya. Paperworks lang po yung laman niya. Wala siyang kasamang casing dito sa loob. Ito siya. Ito po yung package niya. Fast charger siya guys, actually. Okay to sa 9,990 na cellphone. Dahil fast charging pala siya. Kulay black lahat ng accessories niya. Tugma dun sa cellphone. Kung ano yung kulay ng cellphone. Kulay black lahat ng accessories. Okay to guys dahil hindi to dumihin. Dahil pagka yung kulay puti po is katagalan naninilo siya. Kaya okay to. Black yung headset niya. Saka USB-A saka USB Type-C pala to. Kaya siguradong fast charging to. Type-C na siya. Ayan, wala na siyang laman. Meron na siyang SIM ejector dito sa gilid. Tingnan natin yung phone. Quick specs pala muna guys. Quick specs po niya is 4G LTE siya na octa-core processor na 6.4 inches full rectangle na HD Plus S AMOLED. Actually okay to guys dahil AMOLED siya. Mas vivid yung kulay niya kumpara sa mga IPS at sa mga TFT screen. 13MP plus 5MP dual rear camera siya. Dual camera yung likod niya, saka 8MP front na teardrop notch lang siya. Na meron 32GB memory, storage saka 3GB RAM. Yun guys yung quick specs niya. Tingnan na natin yung pinaka phone. Sealed na sealed siya. Ngayon ito na siya guys. Yung likod niya guys parang plastic na glass. Napaka fingerprint magnet niya. Para siyang ano? Para ba itong glass stick kung tawagin? Parang plastic eh, pero parang glass din. Meron siyang fingerprint sa likod. Ayan. Buksan na natin. Sa may left side niya, meron lang siyang andito yung lalagyan na SIM card niya. Then sa taas, parang ano ba to? Hindi ko alam kung ano yung nasa taas nito. At meron siyang headphone jack. Mga naghahanap ng headphone jack, meron pa to. Type-C yung baba niya, saka yung speaker. So may kaliwa po niya is ito yung volume up and down, saka yung power button. So natin siya. Ito yung display niya guys. First boot up, kailangan mo natin siya i-set up. Set up ko lang po. Ito na po siya, na-set up ko na po siya. Actually, ang ganda ng kulay niya kumpara sa kung nakita niyo po yung Galaxy A10 dahil hindi siya AMOLED. Mas buhay yung kulay niya, mas dark yung black. Mas dark yung black sa kanya kaya mas okay to sa battery, mas matagal to malobat. Quick unboxing saka yung quick specs saka first impression. Kung nagdadalawang isip kayo yung bilhin yung cellphone na to dahil marami naman 3GB at 32GB ngayon na mababa yung presyo dito, pero ito po is 32GB din pero medyo may kamahalan. Pero kung ako guys, kung gusto niyo ng Samsung at okay naman sa inyo yung budget na 10,000, may re-recommend ko to guys dahil AMOLED to. It's super AMOLED display siya na halos wala to sa lahat ng mga brand na yan.
almost wala siya sa mga ibang cellphone na AMOLED. Kaya guys, sa mga naghahanap ng 3GB, 32GB dyan, marirecommend ko to sa mga naghahanap dahil okay naman siya sa presyo niya dahil maganda yung AMOLED sa cellphone, mas mabilis yung response niya sa touch at mas maganda sa battery life, mas matipid. Then yun lang guys, yung kanya quick unboxing sa quick specs ng Samsung Galaxy A20. Thank you guys for watching.